isang matagumpay na paggamit ng cross-country at maligayang pagdating sa UAE mula sa isang travel agency or travel and tours. Ito mismo yung nakapos sa isang grupo, no? Naiiling ako rito eh. Hindi alam nung mismong nagpo-post na to na taga-travel agency na yung ginagawa niya ay isang uri ng pagre-recruit. At yun ay isang uri ng illegal na pagre-recruit. Sabi nga sa batas eh, pagka siya sumabit dito, hindi niya po pwedeng sabing hindi niya alam. Kasi sabi nga sa batas, ignorance of the law exempt no one. Hindi mo po pwedeng sabihin hindi ko alam. Kitang-kita rito na itong nagre-recruit nato eh, hindi alam yung batas natin dito sa Pilipinas pagdating sa pagre-recruit or pagpapalabas ng ating kababayan papunta sa Dubai na, sa UAE mismo para magtrabaho. Ano ba yung dapat na legal na pagre-recruit? Etong ginagawa nito, manipis na manipis yung kanyang nagiging gawi. Kasi nagpo-promote pa to eh, na nakapagpaalis siya sa pamamagitan ng cross-country, and then meron pa itong nag-PPM pa to sa bawat nagtatanong. PM mo ko, ia-assist kita hanggang sa makarating ka rito sa UAE. Bawal yun. Lalo na kung ang gagamitin mo illegal. Alam nyo ba na ang travel agency at ang recruitment agency ay hindi pwedeng magsama? Pag may travel agency ka or travel and tours, hindi ka po pwedeng magkaroon ng recruitment agency. Pag may recruitment agency ka, hindi ka po pwedeng magkaroon ng travel and tours or travel agency or ticketing agency. Hindi po pwede. Number one, bawal yun. Alam yun ng mga recruitment agency, yung mga legal ha, alam yun ng mga manning agency or including yung mga sea base, yung nagpapaalis ng mga seaman. Alam na alam yun na bawal yun. Isa yun sa number one requirements. Bawal kang pagka kumuha ka ng lisensya para sa pagre-recruit, bawal kang magtayo ng travel agency or ticketing agency or travel and tours. Bawal yun. Pinagbabawal yun ng batas ng Pilipinas. At paano malalaman yung legal na recruitment agency? Puntahan nyo yung website ng POEA na ngayon yata. I-type nyo, POEA, lilitaw doon, DMW na. Pero the same website yun. Nakalista lahat doon yung listahan ng mga legal na recruitment agency. Pagka halimbawa nakalagay doon inactive, hindi sila pwedeng mag-recruit. Pagka delisted, ibig sabihin wala na yung kumpanya na yun. Hindi na nag-renew ng lisensya. Pagka meron pa eh, pagka yung lalo yung blacklisted, ibig sabihin nun eh, naging napakalaki ng naging violation nun. Dapat ang nakalagay, active. Active siya, and then, halimbawa, mag-a-apply kayo ng sa agency papuntang Dubai, tingnan nyo dun sa website ng poea.gov.ph. www.poea.gov.ph. Tingnan nyo doon para hindi kayo maloko. At itong siguro gusto lang niya makatulong, ano, itong nagre-recruit na to in illegal way, advice lang
baabalang araw. Magkamali ka, mapagsisihan mo yung pagkakamali na yun. Ganun, kasimple yun.